Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang papalo sa kanilang dalawa dito sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman na mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. My gosh, grabe, papalapit na tayo talaga sa exciting moment ng laban nila dito sa Miss Universe. Ito nga ang preliminary competition na magaganap na this coming November 14. So, it's a Thursday. Pero duda ako eh, parang magaganap to sa atin ng 15. Di ba? Ng mga 15 ng umaga. So, malalaman natin yan. By the way, so, eto na nga. Syempre, ang pag-uusapan natin. Sino nga ba talaga ang tunay na malakas ang laban? Si Miss Thailand or si Miss Philippines? Actually, hindi na dapat tinatanong yan eh. Kasi, alam naman natin, kapag pinag-usapan si Thailand, ay talaga namang masasabi ko, well-prepared talaga sila. Kumbaga, sa ngayon, ang naiisip ko, kapag nakikita ko yung mga photos ni Thailand, yung mga eksena ni Thailand, matik siya na nasa top 5. Ganon. So, matik siya yan. Hindi dahil yung kay Kun An. Isa yun sa mga dahilan na parang kung iisipin mo, nagpapalakas talaga dyan sa kanila si Kun An. Pero, aminin din natin na talagang pinaghandaan din talaga ng org nila ang laban nila dito sa Miss Universe. Well prepared sila sa lahat ng aspeto, styling, everything, di ba? So, kung ganda, makakabog itong si Thailand, maaaring hindi siya makapunta sa top 5 kung ang mga Latinas ay magdodominant sa competition na to. Katulad na lang halimbawa, Dominican Republic, hindi imposible na mataob siya ni Dominican Republic. Ganyan din si Miss Peru. Si Peru talaga ang matindi nilang kalaban dito. Kasi dito sa competition na to, aminin natin, iba ang dating talaga ni Peru. Kung kukuha ka ng Miss Universe, kahit pa sabihin mo ang gaganda ng mga Latinas na yan o ang gaganda ng mga European na yan, si Peru talaga ang isa sa mga nakikita ko talaga na pwedeng makakuha ng corona ngayong taon na to over Thailand, di ba? So dito pa lang eh. Pero kasi yung game kasi ni ano ni tawag dito, yung game kasi ni Oppo or ni Miss Thailand very clear. Kumbaga parang yung laro niya talaga malinis. Malinis yung styling and then I think ha, pagdating sa swimsuit, ay nako, maniwala ka. Sa top 30, kaya niyang tumuntong ng top 12. Kasi, ang performance kasi ni Oppo, nung nakita ko dito sa Miss Universe Thailand, talagang playful talaga siya. Meron siya tinatawag na lande, harot, yung mga ganon. Kaya niya talagang magharot talaga. So, I think kaya niyang sumabay sa mga Latinas. Kaya, sabi ko, ay, kaya niya itong mag-penetrate talaga dito sa top 12. So, pagdating sa top 12, mag-evening gown, I think si Oppo, meron siyang angulo na nagmumukha siyang reyna kapag nakagown na siya. Actually, yun yung nakita ko sa kanya doon sa entablado ng Miss Universe Thailand na grabe yung performance niya, yung evening gown. Hindi talaga kayang pataubin ng mga kalaban niya. Meron siyang angulo kasi na hindi naman siya maganda. Actually, nawawala yung ganda niya eh. Pero, meron siyang angulo na kapag natamaan na siya ng mga spotlight, lumalabas yung beauty niya. So, yon ganon ang naging. Kasi yung nagpe-perform siya sa entablado, iba. At talaga nakikita ko, sabi ko, ang ganda. Pero meron siyang performance na yung pag yung open yung mga lights at yung hindi
wala na yung spotlight, ay nako, nawawala yung ganda niyan. So yon, kaya good luck talaga sa kanya kasi maraming magagandang Latinas. And I think, sa totoo lang ha, pwede silang dalawa matira dito ni Peru. Peru and Philippines. So, kaya ni Oppo na makarating sa top 5 at kaya niya talaga mag-penetrate sa hanggang sa dulo ng competition kung talaga yung strategy game niya ay tuloy-tuloy lang hanggang dulo. Kasi ngayon, aminin natin o hindi, talagang nasa taas pa rin talaga si Oppo eh. At isa siya sa mga pwedeng mo talagang tignan na ay eto, isa tong matinding kalaban, di ba? So yon. So katulad din ni Peru. Actually sa Asia, Peru and ano to, Thailand ang naglalaban. Asia, Thailand and Latin naman ay sa Peru. So about naman sa ano, sa Euro, I think yung beauty ni Dominican Republic. No. Yung I think yung beauty ni Denmark talaga. Si Denmark ay iba talaga yung beauty niya. Sobrang kabog. Kaya lang natatakot ako kasi baka may makalusot pang iba. So, yon. So, kamusta naman si Miss Philippines? Si Miss Philippines, actually, kung titignan mo si Miss Philippines, parang hindi mo masasabi na, ay, nako, makakarating yan ng top 5. Ay, pagdududahan mo eh yung laro niya. Pero kasi si Philippines, tandaan ninyo, sa Pilipinas, ganyan din katahimik yung laro niya. Pero pinataog niya ang lahat ng front runner na malalakas na alam natin na pwede talaga niyang ilaban to sa mga malalaking pager at may experience na. So, kaya yun ni Philippines gawin. So, ayun yung nakakatakot sa kanya. Tatahi-tahimik, pero hindi mo pwedeng i-underestimate din yung kakayahan niya. Kasi, iba eh. Pwedeng mag-work, pwedeng hindi. Nasa 50-50 ka talaga sa kanya. Top 30, makakatungtong to. Pero, ang wish ko ay sana makatungtong talaga siya sa top 12. Alam mo yon? Nasa top 12 siya ng laro. At doon pa rin ako sa ano ko. Hanggat hindi ko kasi nakikita yung performance niya sa preliminary, hindi ko masiguro kasi si Chelsea. Bakit? Nakasalalay kasi kay Chelsea ang lahat ng laban niya para makarating dito sa dulo ng competition. Pero na kay Chelsea yan kung ilalaro niya talaga tong laban na to. Kasi kung titignan mo, pwede naman eh, kaya naman niya eh, makatugtog ng top 5, kakayanin niya ni Chelsea, but nasa kanya talaga yung game ball na to. Mm-hmm. So halimbawa, sa evening gown, so depende kay Chelsea kung ang evening gown niya ay kabog, depende kay Manny kung ang nagawa pa nilang evening gown ay talagang pasabog, na ma-amaze ang mga judges. So yon, ayun yung number one ko tinitignan, yung susuotin niyang gown. Kasi doon ka talaga magbe-base at wala nang iba sa gagawin niyang performance sa top 12 at saka sa evening gown na suot-suot niya. So doon lang ako magbe-base talaga na ay pwede itong makatugtog ng top 5. Sa madaling salita, yung mga bala niya. Diba? Kasi sa top 30, I think kailangan natin makita yung performance talaga niya on prelim. Kasi medyo kinakabahan lang ako kay Chelsea. Marami kasing Latinas na pwede niyang makasabay. And then knowing mga Latinas kung gaano sila kabilis maglakad, kung gaano sila kakumpiyansa sa sarili nila, yung beauty na meron sila. Pero kasi yung ipinakita kasing performance ni Chelsea Manalo doon sa Miss Universe Philippines, I think hindi oobra yon sa kung ganun klase ang gagamitin niya. Noong last time, si Michelle D, ayun din yung pinoproblema natin kasi medyo mabagal kasi si Michelle D kumilos din eh, di ba? Pero pinataob ni Michelle D yung mga iniisip natin ako na baka ganito kasi talaga nag-perform talaga si Michelle D. At nakita natin na talagang to the highest level na hindi mo inaasahan na mag-perform siya ng ganon. So yun yung iniisip ko na baka mag-level up itong si Chelsea Manalo pagdating sa swimsuit. Kasi dito sa ano nila, sa laro nila,
I think kung gagamitin niya yung ano, tampi sa wok, ay nako, hindi ako sigurado dyan. So, yon. So, totoo lang, medyo doubt ako dyan sa tampisawok. Kasi parang pili ko, hindi ka pwede magtampisaw. Kasi marami kang kalaban dito na, alam mo yon, napapalo ang pasarela. So, depende talaga sa hurado, kung matitipuhan siya, at depende sa materyales na gagamitin niya. So, yon. So, ayun yung kailangan makonvince talaga ni Chelsea Manalo, yung mga hurado. Pero kasi kapag once na nakonvince yan ni Chelsea, yung mga huradong yan, tuloy-tuloy yan si Chelsea hanggang sa top 5. Once talaga na makalusot yan, tutuloy-tuloyin niya yan hanggang top 5. So, ayun yung laro ng strategy game ni Chelsea Manalo. Pero nakasalalay ito lahat sa materials na gagamitin ni Chelsea Manalo at saka sa ganda na ipapakita niyang performance doon sa prelim. Kasi, alam niyo sa totoo lang guys, ayun yung pinagkaiba nila ni Oppo. Kasi si Thailand kasi, parang pag naisip mo siya, sure itong makakarating talaga ng top 5 eh. Kaya na itong dumating sa dulo. Pag si Chelsea kasi, ang iisipin mo sa kanya, pagdududahan mo na kaya-kaya na ito. Ganon eh. Doon yung kaba mo. Kasi depende sa atake nga kasi ni Chelsea at saka sa materials na gagamitin niya. Nakasalalay ito sa performance niya. Pero, babalik naman ako doon sa punto na wala kaya din neto magpataob talaga ng ano, ng mga front runner na to. Ayun ang medyo nakakatakot kay Chelsea kasi hindi mo pwede underestimate yung ano niya kasi talagang nagpapataob yan ng mga front runner at nagawa niya yun dito sa ano. So, ibig sabihin, possible. Ang isa pa sa mga pinoproblema ko kasi kay Chelsea, hindi ko alam kung na well-trained siya talaga ni Jonas. But for sure, kasi may mga nakikita naman akong video na nag-training talaga sila, kaya lang yung pasarela niya doon, hindi ko masyadong gusto. Hindi ko lang alam kung binago nila yon. But I hope na sana binago talaga nila. And tingnan natin, malalaman natin. So medyo kakabahan ka pagdating sa kanya kasi maraming mga nakasalalay talaga sa mga bawat galaw niya. Bakit? Kasi madaming kalaban. Diyos ko, sa mga Latinas na lang, lalamunin ka niya ng bonggang-bongga. So, yon. So, tingnan natin kung magpapalamon ng buhay. So, yun yung advantage. Kaya hindi mo kasi masiguro kasi syempre ibang level yung labanan dito eh. But nandoon ako na may tiwala ako na una magugustuhan siya ng mga hurado dahil sa charm na meron siya. So very charming naman kasi yung beauty niya. So parang feeling ko magugustuhan siya. Pero sana hindi lang hanggang top 30. Sana makapalo siya sa performance niya para makatungtong siya ng 12. Makatungtong siya ng top 5 at depende sa laro niya. So, yon. So, ayun yung advantage nilang dalawa ni Oppo. Si Oppo, alam mo na kaya na ito tumungtong ng top 5. Pero sa kabilang banda, ha, pwede pa din siya malamo ng mga Latinas. But Thailand is a strong, ano ngayon, kumbaga parang yung laro nila ngayon very strong. At kaya nila talaga maabot ang corona. So, si Chelsea, nandirito pa lang na nakikipagsapalaran pa lang tayo kasi depende sa ipapakita, depende sa mga materyales, depende sa performance. Pero guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi, tulad nga na sinasabi ko lagi, hanggat may pinangahawakan kayong pag-asa, kahit konti lang yan, pwede niyang marating ang dulo ng kompetisyon. So, yon. So, kaya yan ni Chelsea at magtiwala lang tayo sa kanya sa ipapakita niya talagang galaw. Kasi kung isip ka ng isip, nako, ganito, basta kung may tiwala ka sa kanya, panghawakan mo yon. Kasi parang feeling ko, hindi ka naman niya bibiguin. So, yon. At makakarating yan sa dulo ng kompetisyon, nararamdaman ko, kaya yan ni Chelsea. So hindi ko naman hindi ko naman pinagdududahan yung mga galawan niya. Nandoon ako sa part na gusto kong makita. And then for now, yes, kaya niya makatungtong ng top 5. Pero sa prelim,
depende sa performance niya, kung ano ang ipapakita niya at ano ang ipapakita ng mga kalaban. So sana mabigyan siya ng maayos talaga na spotlight. And tingnan natin, di ba? So medyo nakakakaba, pero magtiwala ka lang. So yun! Hay nako, nakakaloka. So hindi naman natin kailangan pagdudahan yung kakayahan ni Chelsea. Ando doon kasi na siguro kailangan mo lang talaga magtiwala ng 100% na para sa laban niya dito sa Miss Universe. Kasi kung magpapabulag ka sa mga magaganda, talagang mawawalan ka ng pag-asa. Yes, maraming magaganda, maraming mga eksenadora, marami ang panalo ang mga outfitan, pero lagi mong tandaan na hindi lang yan ang basihan para masabing ikaw na ang magiging Miss Universe or kaya mong maglaro hanggang sa dulo ng competition. At the end of the story, syempre yung humbleness, yung kindness, andiyan yan kay Chelsea Manalo. At yun din ang magdadala sa kanya. At saka, maganda ang pambato natin. May charm talaga siya. Sa totoo lang, mas maganda pa nga siya kay Oppo. Kasi si Oppo, yung beauty niya is trick. Hindi mo makitaan ng charm. Pero si Oppo, nakikitaan mo talaga ng charm sa mga mukha niya. At kaya niya yan. Diba? So, abangan natin yan. So, magtiwala lang. Mag-pray lang para sa kanya. So, ngayon nga, nabati siya ni Tyra, diba? So, ibig sabihin, isa yan sa mga magandang senyales na iba talaga ang beauty na meron ang ating pambato. Kung si Tyra Banks, binati yan. So, what if pa kaya yung mga magiging hurado? So, ako, tiwala ako kay Chelsea na kaya niyang makarating hanggang sa top 5 ng competition ng Miss Universe. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. So walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys!